Hello guys, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ito naman po ang inyong lingkod sa official vlog para po magturo ng konting idea. At ang topic po natin ngayon ay about po sa grounding or earthing dito sa GCC country. Okay, let's start na po. Hindi, huwag niyo pong gabaliwalaan yung mga grounding na sinasabi namin. Oh, sa mga baguhan po ha. Importante po yan. Ngayon po, may isang trip po. May drawing po tayo dito na ano para ma... Naintindihan nyo mabuti. Ayan, pasensya na po ko sa drawing ng inyong official ha. Hindi magaling po mag-draw, hindi po tayo architect. Isa lang po tayong hamak na electrician. Okay po, ngayon po makikita po sa inyo, itudrawing ko po sa inyo, meron dito ang tao. Sa puso po, yung tinahanan nila, meron niyang resistance ha. 500 ohms po yung mababasa niya resistance pag ginanyo po yung inyong katawan. Sa katawan po, sa kamay po is 1,000 ohms. Sa siko, sa elbow, ay 750 ohms. Sa paa natin, meron siyang 1,000 ohms. Okay po, importante po yung ground. Basahin niyo po ito, sinulat ni inyong official. Beware ha, 0.2 ampere or 20 milliampere, you can fatal. Ibig sabihin, pwedeng maapektuhan inyong puso. Pag mahina inyong puso, puputok yan. Pag na kuryente po kayo o na ground kayo ng nasa 0.2 ampere or 20 milliampere, may posibilidad ma-fatal kayo. Di ba? Alam niyo na po yung sinasabi na ma-fatal, ha? Dead or what? Or ano man tawag dyan, basta fatal yan sa English. Binibigyan ko lang po kayo ng konting warning or idea. Okay po? Yan po, pwede po tayo maano pag mahina-hina yung puso mo. Pwede. Pero pag malakas ang puso mo, no problem kung kaya ng katawan mo. Okay po? Ngayon, bibigyan po ko po sa inyo kung paano po natin nakuha ito. Tinan mo, 120 volts po yung dadaloy, sabihin natin ha, sa yung inaano ko sa inyo, i-divide po natin sa 500 ay meron kang 0.24 ohms or ampere or 240 milliampere. Nagkamali po, hindi po nagkamali lang po ang inyong lingkod, hindi po yan ohms ha, milliampere po ito ha, milliampere. Mali na naman ang ating lingkod, ang official. Okay, hindi naman tayo perfecto. Okay, yan po ang tatanong, paano po pagkuha natin kung ilang ang dadaloy sa inyong katawan, ha? Meron po tayong 220 rito, tapos dito po ay sabihin 1,000 ohms, di ba? 1,000 ohms yan, di ba? Yan po yung tinutukoy, 1,000 ohms yan. Yan po yung resistance ng ating paa. Feet sa English, di ba? Para po sa mga baguhan na yung mga literas na excuse me po, alam na siguro nila to, pero siguro alam na siguro nila to. As para po sa mga baguhan, tinuturo ko ha, lost out ha. May 220 volts po tayo ngayon, divide po natin sa 1000 ohms sa ating resistance o sa paa. Pag yung paa po ang tinamaan natin ng kuryente, ang dadaloy po sa inyo ay 0.22 ampere or 220 milliampere ang dadaloy sa paa nyo pag na-ground po kayo, ha? Ayan po. Pag halimbawa naman po yung sabihin natin itong puso, ayan, may 120 volts na tumal, divide mo sa 500, ang dadaloy po sa ano mo, sa katawan mo, yung puso ang titirahin niyan is 5 ang ano sa 0.24 milliampere, ha? Ayan po nang ito, tinitribis natin, di ba? Ayan, inuulit ko po sa ground, paliwanag po sa grounding ha. Ayan, di ba sa puso natin meron tayong resistance na 500 ohms. Sa kamay is 1,000 ohms. Sa siko or sa elbow is 750 ohms. Sa paa po ay 1,000 ohms. Halimbawa po ay may mag-ground kayo sa paa. Ang ano po sa inyo may resistance ito. Di ba, paa nga po, inuulit kasi niya. 220 volts yung dumadalo na kuryente, na boltahe. Divide nyo po sa resistance na 1,000 ohms. Ang dadaloy po sa katawan nyo is 0.22 ampere or 220 milliampere. Yan po ang dadaloy sa katawan nyo. Ha? Hindi po yung sinasabi nila pag galing 200, talaga po yung dadaloy sa katawan nyo. No, hindi po ganun. Depende yun sa parte ng katawan nyo. Okay po, itong paliwanag po, para wasa po sa mga baguhan ha. O kahit hindi man po mamabaguhan, no. Tutukan nyo rin po ito, importante po yan. At alam nyo ba ang trabaho ng grounding or earthing? Kaya nga po tayo sa mga equipment, magbibili kayo ng rep, TV, o di ako kahit anong motor dyan, meron po tayo makikitang kulay green. Dapat ibabanding nyo po yan. Halimbawa yung rep,
magtusok kayo sa isang ground ng sarad, magpatakbo kayo sa ng wire, at i-ano nyo dun, ha? I-ano, para sigurado po tayo. Ayan po yung trivia po, ha? Grounding saka earthing, protected for the human body, ha? Ay, pag may nakita ka naman po na grounding po na kulay green sa equipment o sa rep or sa TV, ayan po yung equipment for, ayan po yung protected para pa sa equipment. Okay po. Ayan po yung trivia para sa grounding. Okay guys, siguro mahaba na po ang paliwanag na inyong lingkod para po sa about sa grounding. Ayan po, ha. Inuulit ko, pasadahan niyo po, inuulit ko po yung mga video ko po siya para maano niyo. Ayan, kung paano po niyo makukuha kung ilang kuryente ang dadaloy sa katawan mo. Kung sakali meron kang 220 volts, kung ang tinamaan niya ay paa, ang dadaloy po sa paa mo ay 0.22 ampere or 220 milliampere. Okay po? Pero kung voltahe naman ay ang sunuplay niya 120 volts, at tapos ang tinamaan niya naman yan ay yung puso, yan, ang dadaloy po sa puso na kuryente is 0.24 milliampere or 240 milliampere. Kaya nga po, pag mahinahin ang puso, trivia tayo, na pwede kang maging fatal sa 0.2 ampere or 20 milliampere. Ibig sabihin, 200 po, mas mataas na 200 milliampere, di ba? 240, di ba? Ayan, oh. Sa 20 milliampere, ma, pwede nga daw ko yung may fatal, di ba? Yan po ang nabasa ng inyong official vlog. Tinuro ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng kaindiya para po sa mga baguhan. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po may natutunan kayo. Bye-bye! See you next video. Good luck.